Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, lumakad po kami sa kasalanan sa pagtalikod namin sa Diyos. Subalit nahabag ka po sa amin na naging mga kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa. At hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus na dumanak sa halip namin at iniligtas kami na wala ang sarili naming pagsisikap, kaya nagpapasalamat po kami sa dakilang biyayang ito. Hindi na nawa kami mamuhay ayon sa pagnanasa ng aming laman at huwag mamuhay para sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito sa aming natitirang buhay na ipinahintulot ng Diyos, kundi mabuhay na pinaglilingkuran ng Diyos para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Salamat po sa paggabay sa amin sa katotohanan at sa pag-iingat sa amin. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataong ito na mapag-aralan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagtitipon sa amin sa mga oras na ito. Bagamat hindi kami sama-samang nakakapag-aral ng salita at makapag-fellowship dahil sa COVID-19, pakiusap, samahan mo po nawa ang lahat ng nakikinig ng salita sa iba't ibang lugar at tulungan sila ng biyaya, salita at kapangyarihan ng Panginoon. Sa lahat ng aming churches sa buong bansa at maraming churches sa mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon, pakiusap, hawakan mo po sila sa pamagitan ng biyaya, pag-ibig at ng kapangyarihan o makapangyarihang kamay ng Diyos, sa gayon ay makapamuhay sila ng nararapat bilang mga anak ng Diyos at sa gayon ay maisakatuparan nila ang dakilang gawain na gagabay sa mga naliligaw na kaluluwa sa Panginoon sa pamagitan ng matapang na pangangaral ng Ebanghelyo. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit at tulungan ang mga nanghihina at tinutokso sa puso sa pamagitan ng pagpapahintulot ng nararapat na biyaya upang walang sino man ang matisod. Tulungan mo rin po nawa kami na malaman ang salita na nais mong ipahayag sa amin, gayon din ang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Juan chapter 14, verse 1 hanggang 6. Juan chapter 14, verse 1 hanggang 6. Verse 1 hanggang 6, babasahin ko po. Sa Juan chapter 14, verse 1 hanggang 6. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon ay maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Nais kong ipangaral sa araw na ito ang salita na may pamagat na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Ang Juan chapter 13 hanggang 16 ay ang mga salitang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nung gabi bago siya mamatay sa krus. Umaasa ang mga alagad na tatalunin ni Jesus ang mga Romano at makakamit ang kalayaan ng Israel sa pamagitan ng pagiging hari gaya ng ibang mga Hudyo. Subalit, maraming ulit na sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa krus upang magpatawad ng mga kasalanan. Si Jesus ay kailangang mamatay bilang handog. Bilang handog pang kasalanan gaya ng kordero ng Paskwa. Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Hindi ito maunawaan ng mga alagad at labis silang nag-aalala ng sabihin ni Jesus na ako ay magdurusa sa krus. Kaya dun sa Juan chapter 16, ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Yung mga alagad ay nagkaroon ng tunay na kasiyahan at hindi natakot dahil kasama nila ang Panginoon. Pagamat marami silang kahirapan at pinagbabantaan ng mga Hudyo sa loob ng 3 at kalahating taon. Subalit, nang sabihin ni Jesus na iiwan ko ang sanlibutan, ay labis silang nangamba. Sinabi niya nila, anong gagawin natin kapag umalis na ang Panginoon? Kaya sinabi sa kanila ni Jesus kung bakit kailangan niyang umalis at ano ang kanyang gagawin sa kanyang pag-alis. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad sa Juan chapter 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Upang mawala ang pangamba at takot nila, at upang bigyan sila ng tunay na pananampalataya dahil labis silang nag-aalala. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Doon sa lumang tipan, ang Diyos ay nagpakita ng maraming kababalaghan at ipinakita kung sino talaga ang Diyos sa pamagitan ng kasaysayan ng Israel. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang isakatuparan ang gawain ng kaligtasang ipinangako at plinano ng Diyos. Kaya nga, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ang sumampalataya sa Diyos ay ang sumampalataya sa salita ng Diyos. At ang sumampalataya kay Jesus ay ang sumampalataya sa kung ano ang ginawa ni Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ang mga alagad ni Jesus ay nagdusa ng maraming kahirapan habang sumusunod kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Si Jesus ay wala man lang mapaghiligan ng kanyang ulo. Nagdusa siya ng husto dahil sa mga pagbabanta ng mga Hudyo na wala namang lugar para mapagpahingahan. Wala siyang mapagpahingahan kahit sandali. Kaya nalulungkot siya para sa mga alagad dahil sila man ay nagdurusa ng parehong kahirapan. Kaya nag-aalala si Jesus para sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong puso. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Sa mundo ay wala talagang lugar na mapagpapahingahan. Subalit yung Diyos ay naghanda ng lugar kung saan maari kang makapagpahinga. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Hindi ito ang mundong ito. Ito ay ang walang hanggang langit.
sa Apokalipsis chapter 21 verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila." Tatlong ulit na sinabi na kasama nila ang Diyos sa verse na ito. Kaya sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Kung walang tahanan sa bahay ng Diyos, sinabi sana ni Jesus na walang lugar para sa atin. Kung tayo ay susunod kay Jesus sa pagdurusa at kapagyatian hanggang kamatayan at wala namang naghihintay sa dulo, kaano nga kawalang kabuluhan ang buhay natin? Sinabi ni Jesus ang salitang ito upang aliwin ang mga alagad. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kaya huwag tayong mag-alala. Kundi hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ako ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroon. Ang tao ay nagkasala at nahiwalay mula sa Diyos at tuluyang napalayo at iniwan din ng Diyos ang mga tao dahil ang Diyos ay hindi maaring makasama ang makasalanan. Kaya nga, dun sa halaman na ng Eden, masayang kasama ng tao ang Diyos, ngunit pagkatapos niyang magkasala, iniwan ng tao ang Diyos at ganun din ang Diyos sa tao. Ang kaaliwan ng Diyos ay at kapayapaan ay nawala sa tao. Bakit naparito sa sanlibutan si Jesus? Ito'y upang lutasin ang problema sa pagitan ng Diyos at ng tao at upang pagkasunduin ang tao sa Diyos. Kaya ang Diyos ay lumapit sa tao at ang tao ay lumapit din sa Diyos upang makilala ang Diyos at upang mamuhay na kasama ang Diyos magpakailanman sa walang hanggang langit. Dahil dito kayo naparito. Dahil dito kaya naparito si Jesus. Bagaman ang langit ay napakaganda at malwalhating lugar, subalit kung wala ang Diyos na Panginoon ay wala ring kasiyahan at kaligayahan sa langit. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ako ang isang lugar para sa inyo, ang ibig sabihin ng maihanda ay aayusin niya ang problema sa kasalanan. Ito'y sa pagitan ng Diyos at ng tao. At yung banal na Espiritu ay darating upang makasama ang mga taong ligtas. Ito'y bilang karagdagan, sila ay maninirahan sa bahay ng Diyos kasama ang Diyos magpakailanman. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Sinabi dito ni Jesus na tayo ay mamumuhay kasama ng Panginoon magpakailanman. Pumarito ang Panginoon sa mundo upang iligtas tayo at dalhin tayo sa tahanan ng Diyos. Yun ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sinabi dito ni Jesus na talagang mamumuhay tayong kasama ng Panginoon magpakailanman. Ngayon, tignan natin sa Juan chapter 13 verse 3. Juan chapter 13 verse 3. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Habang kumakain si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa huling araw ng Paskwa, sinabi ni Jesus na siya'y mula sa Diyos Ama at muling babalik sa Diyos. Tiyak na nalalaman ni Jesus ang katotohanan na siya ay patungong muli sa Diyos pagkatapos niyang gawin ang gawain ng Diyos. Yun ang sinabi ni Jesus. Ngayon, tignan din natin dun sa Juan chapter 13
Juan chapter 13, verse 36. Sa Juan chapter 13, verse 36, sa 13:36, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan ka pupunta?" Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka." Tinanong ni Pedro si Jesus, "Panginoon, saan ka pupunta?" Sa isang eksena sa pelikula na ang pamagat ay Quo Vadis, sa imperyo ng Roma, maraming mga Kristiyano ang inuusig at pinapakain sa mga leyon. Ang iba ay sinunog. Sila yung mga martir. Si Pedro ay naroon din upang mangaral ng ebanghelyo. Sinabi ng ilan kay Pedro, ang mga apostol ay dapat na lumabas sa Roma at ipangaral ang ebanghelyo. Hindi makakabuti sa iyo na mamatay dito. Kaya sinubukan ni Pedro na tumakas sa lungsod ng Roma kasama ang isang bata ng madaling araw. Tapos may nakita siyang isang taong dumaan at naunawaan niya na iyon ay si Jesus. Kaya tinanong siya ni Pedro, "Panginoon, saan ka pupunta?" Quo Vadis. Ibig sabihin, "Panginoon, saan ka pupunta?" Sumagot siya, "Pupunta ako sa Roma upang dalhin ang krus na iyong itinapon." Sinabi ni Pedro, "Hindi po maaari." At siya ay bumalik sa Roma at sinabi, "Ako si Pedro na hinahanap ninyo." At sinabi niya, "Hindi ako karapat-dapat na ipako sa krus gaya ng Panginoon dahil ipinagkaila ko siya ng tatlong ulit, kaya ipako ninyo ako ng pabaliktad." Marahil gayon ang nangyari. "Panginoon, saan ka pupunta?" Sinabi ni Jesus na makailang beses, "Sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka." Ngayon, tignan natin sa Juan chapter 16. Juan chapter 16, verse 27 hanggang 28. Juan 16, 27 hanggang 28. 26 hanggang 27, "Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa huling bahagi ng mahabang sermon, "Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos." Patuloy na ipinahayag ni Jesus na siya ay nagmula sa Diyos Ama, "Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos." Ang sumampalataya kung saan nanggaling si Jesus ay ang manampalataya sa kanya. Nang nakilala niya si Jesus ay nanampalataya sa kanya at minahal niya ang Diyos. "Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan, muli iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama." Sa maikling salita na ito, sinabi ni Jesus kung ano ang ginawa niya at anong kaugnayan nito sa atin at sa kanya. Bakit nga ba naparito sa mundo si Jesus? Doon sa Unang Juan chapter 4, Unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 10, sinabi niya rito na dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. "Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ito'y upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya yung umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa atin mga kasalanan. Ipinakita sa atin ng Diyos kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin, na dahil dito, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa mundo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
Ibig sabihin, yung lahat ng tao sa mundo, kasama ako, ikaw, at ang lahat ng tao. Minahal ng Diyos ang lahat ng tao dahil dito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Ito'y upang iligtas tayo sa mga iligtas tayo ng mga makasalanan na nararapat sa walang hanggang impyerno. Siyempre, wala nang hihigit pa sa dakilang pag-ibig na ito upang ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus na nagpakita ng kanyang pag-ibig ay pumarito sa sanlibutan upang ipakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang sumampalataya kay Jesus ay ang sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa unang Juan chapter 4 verse 16, ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Kaya sa unang Timoteo 1.15 na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Siya'y dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Inibig ng Diyos ang mga tao at sinugo ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Sa Awit 144 verse 3, Panginoon, ano ba ang tao upang siya iyong kilalanin o anak ng tao upang siya iyong isipin? Siya ang Diyos na lumikha, ang lumikha ng kalawakan at ng lahat ng bagay. Ang makasalanang nilalang na ito ay tunay may salitang nakasulat sa Biblia na sinasabi, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin. Napakahirap para sa atin na maunawaan ito kaagad. Ang Diyos na lumikha at namamahala sa kalawakan. Ang daigdig ay ang nag-iisang lugar sa kalawakan kung saan maaring mabuhay ang tao. Pagkatapos nito, mula sa lahat ng mga nilalang na nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang natatanging nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya ang nilikha ayon sa kanyang sariling larawan ay nangangahulugan na ang plano at layunin ng Diyos ay nasa tao. Kapag ang isang tao ay nagsilang sa sarili niyang anak, ang buhay nila ay konektado na. Ito yung alter ego ng buhay ng isang tao. Kaya mahal na magulang ang kanyang mga anak. Gusto nating ibigay ang lahat sa ating mga anak. Ang likhain ng Diyos ayon sa kanyang wangis ay ang pagiging katuwang ng Diyos at ibigay ang lahat sa Diyos. Kaya sinabi ng mga awit, Panginoon, ano ba ang tao upang siya iyong kilalanin o anak ng tao upang siya iyong isipin? O Diyos, ano ba ang tao na iyong minamahal ng labis? Napakahirap sa isang tao na malaman ito dahil ito ay isang napakalaki at kamangha-manghang pag-ibig. Sa awit 49:20, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang tao ay marangal na nilalang na nilikha sa wangis ng Diyos. Gayun din sa Mateo chapter 16 verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumpas ng kanyang buhay? Hindi nito ibig sabihin na ang buhay ng tao ay magtatagal ng ilang dekada. Yung kaluluwang nilikha na sa wangis ng Diyos, sila yung mahalaga dahil nilikha sila para sa plano ng Diyos sa layunin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, sa mga hindi nakakaunawa nito ay gaya ng mga hayop. Yung mga hayop nakatuon lamang sa kung ano yung kakainin at kung paano sila mabubuhay ng maayos. At kapag ang hayop ay namatay, ito ang katapusan niya. Kaya nga, yung hayop ay walang kaluluwa sa Isaiah 49:5. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon na kuy pinarangalan, bawat isa sa atin ay may napakahinang katawan. Ang ating laman ay hamak at makasalanan. Kaya ano yung marangal dito? Subalit sapagkat ang mata ng Panginoon ay pinararangalan. Dahil mayroong kaluluwang nilikha sa wangis ng Diyos, kaya ako marangal. May isang taong nakakakita ng isang bagay. Hindi ito mahalaga sa paningin ng iba, subalit kung ibibigay niya ang lahat niyang kayamanan para rito, ay
sasabihin, baliw ba ang taong iyan? Subalit sa paningin ng mga tao o sa taong ito ay wala nang mas mahalaga kaysa rito. Sa Mateo 13:44, mayroong nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang mga aririyan at binili ang bukid na iyon. Bakit? Hindi niya binili yung bukid upang sakahin. Binili niya ito para dun sa kayamanan. Ang bukid ay ang sanlibutan at ang kayamanan ay ang kaluluwang ginawa sa wangis ng Diyos sa mundo. Ang sabihin, umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang mga ari-arian at binili ang bukid na iyon, ay nangangahulugang isinakripisyo ng Diyos ang kanyang tanging anak upang bilhin ang buong sanlibutan mula sa kasalanan. May kasabihang, sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang. Kaya sa Mateo 18:14, kaya hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit na ang isa sa maliit na ito ay mapahama. Gaano man kamakasalanan o kawalang halaga, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang kanilang kaluluwa. Kalooban ng Diyos na sila ay maligtas. Kaya nga sinabi sa 1 Timoteo 2:4 na nagnanais ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakakilala ng katotohanan. Lahat, kahil yamang ang lahat ay nagkasala at ang hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat mapunta sa langit. Subalit, nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Kaya dun sa Tito 2:11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa mga tao dahil nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas, kaya ang kaligtasan ay pinagkaloob sa lahat. Naparito si Jesus sa sanlibutan upang ipakita ang pag-ibig. Tingnan natin dun sa Juan chapter 19. Tingnan natin sa Juan chapter 19 verse 7. Juan chapter 19 verse 7 hanggang 9. Babasahin ko po. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, kami merong isang kautusan. At ayon sa kautusang iyon ay dapat siyang mamatay sapagkat inangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Nang marinig ni Pilato ang salitang ito ay lalo siyang natakot. Siya'y muling pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus, "Taga saan ka?" Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Dinala ng mga Hudyo si Jesus kay Pilato. Ito'y upang patayin. At nagdala ng mga sinungaling na saksi at pinaratangan siya. At sinabi ng mga Hudyo, sinabi ng taong ito na siya ay ang anak ng Diyos. Siya ay lapastangan. Nang marinig ni Pilato ang mga salitang ito, siya'y natakot. Dahil nagsasaliksik siya ng husto tungkol sa taong nagngangalang Jesus. Walang pinatay si Jesus, kundi binuhay niya ang patay. Pinagaling ang mga kitungin, binuksan ang mga mata ng bulag at gumawa ng maraming himala. Tinatawag mo ba ang iyong sarili na anak ng Diyos? Marahil ang taong ito ay totoongang anak ng Diyos. Na nagkataong tao ang isang Diyos na nasa Roman mythology. Habang siya ay nininitis, ang asawa ni Pilato ay nagpasugo at sinabi, "Huwag kang makikialam sa matuwid na taong iyan sapagkat sa araw na ito'y labis akong naghihirap sa panaginip dahil sa kanya. Hindi siya pangkaraniwang tao." Alam ko na kapag ginawan mo ng masama ang taong iyan, magdudulot ito ng malaking problema. Nakatala po ito sa Biblia. Kaya ang Pilatong ito ay natakot. Sino nga kaya ang taong ito? Kaya tinanong niya si Jesus, "Taga saan ka? Saan?" Hindi ito tanong kung saan siya nagmula o sino ang kanyang mga magulang. Kapag nakakilala tayo ng ibang tao, tinatanong natin, "Taga saan po kayo?" Subalit, hindi ito ang tinatanong niya dito. "Saan ka nagmula?" Ito yun. Totoo bang galing ka sa Diyos? Talaga bang anak ka ng Diyos? Si Pilato ay nagtatanong ng ilang katanungan, "Hari ka ba talaga?"
Saan ka nang galing? Subalit, hindi sumagot si Jesus. Hindi siya sumagot. Bakit? Dahil sa paningin ni Jesus, si Pilato ay isang taong iniwan ang konsensya bilang hukom. Bagamat maaring masisante ang isang hukom, dapat niyang sabihin na ang matuwid ay siyang matuwid at ang hindi matuwid ay hindi matuwid. Sinabi niyang si Jesus ay walang kasalanan upang patayin at iniligtas si Jesus sa hatol ng kamatayan bagamat sinabi niya ito ng 3 beses. At siya ay taong hinayaan ang kawalang katarungan at mas natakot sa tao kaysa sa Diyos. Kaya nga, sinabi ni Jesus kay Pilato, ako'y ipinanganak dahil dito at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? Hindi siya sumagot. Bakit? Dahil ang taong ito ay hindi karapat-dapat malaman ang katotohanan. Hindi siya karapat-dapat na malaman ang pinagmulan ni Jesus. Kung alam mo ang pinagmulan ni Jesus, maliligtas ka kung alam mo ang pinanggalingan niya. Hindi sinabi ni Jesus na hindi ka karapat-dapat maligtas. Si Pilato ay hindi karapat-dapat sa anumang bahagi ng pangako ng Diyos, ng biyaya ng Diyos at buhay. Si Pilato ay nakagawa ng malaking kasalanan ng hindi pagkakilala sa Panginoon ng buhay. Sa Panginoon ng buhay. Siya yung anak ng Diyos na nasa harapan niya mismo, na hinahatulan niya ng kamatayan sa pamagitan ng hindi makatarungang paghatol. At sa kasamaang palad ay naging isa siya sa mga nagdurusa sa walang hanggang pagkawasa. Tinanggihan din ng mga Israelita at pinatay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sinugo ng Diyos bagamat ipinagkaila ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila. At inihiwalay sila bilang bayang pinili sa mahabang kasaysayan ng 2,000 taon mula sa kay Abraham hanggang sa pagdating ni Jesus. Gaano nga ba kalunos-lunos ang pagkawasak nila at pagpatay sa kanila sa mahabang kasaysayan ng 1,900 years matapos silang palayasin sa lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Nakasulat ito doon sa 1 Corinto chapter 2 verse 8. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 8, sapagkat kung naunawaan nila na hindi sana nila ipinangako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian, sapagkat kung naunawaan nila, ang pagsampalataya ay nangangahulugang pagkakilala. Hindi ko to alam, mga kapatid, hindi ba kasalanan ang hindi pagkakilala? Ang hindi pagkakilala ay kasalanan. Yung mapalaya sa lupaing ibinigay ng Diyos ay kagaya ng pagsasabing na wala na ang iyong karapatang makapasok sa bagong langit at sa bagong lupang inihanda ng Diyos para sa atin. Tingnan natin ulit dun sa chapter 8, sa Juan chapter 8 verse 14. Juan chapter 8 verse 14. Juan chapter 8 verse 14. Sumagot si Jesus, kung ako may nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o saan ako pupunta. Sinabi ni Jesus, nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi nyo nalalaman kung saan ako nanggaling o saan ako pupunta. Ang pagkaalam kung saan nanggaling si Jesus at saan siya pupunta ay isang bagay na direktang may kaugnayan sa ating walang hanggang patutunguhan.
Tingnan natin doon sa verse 24. Sa Juan chapter 8 verse 24. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga. Anong ibig sabihin nito? Ang mga Israelita ay naghintay sa pagdating ng ipinakong Mesiyas. Naghintay sila si Kristo ang Panginoon ng kaligtasan. Si Jesus ang Kristo na ipinangako ng Diyos. Sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga. At mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang mga tao ay hindi mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang gawain ng krus ay higit na mas dakila kaysa sa ating mga kasalanan. Maaari nitong hugasan ang lahat nating mga kasalanan magpakailanman, subalit sila ay napapahamak dahil sa hindi nila pagsampalataya. Sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga. Kung hindi nila kilala, kung hindi kilala ng tao ang Panginoon, hindi rin kilala ng Panginoon ang taong ito. Sa Mateo 7:22 hanggang 23, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpapropesiya kami sa iyong pangalan, nagpapalayas ang mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Misulan silang masigasig sa Diyos at sinasabing nagpapropesiya at gumagawa ng mga himala. Subalit sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Bakit hindi niya sila kilala? Dahil hindi talaga sila kilala ng Diyos. Sabi dun sa isang kanta, when we ascend to heaven and learn from God, we will stand before Him owing to the Savior's righteousness. Kung tumayo tayo, kung tatayo tayo sa harapan ng Panginoon, maaari ba tayong umasa sa ating mga walang kabuluhang gawa? Bakit pa sinasabi ng mga taong ito sa mga bagay na ginawa ko sa pangalan mo, Panginoon? Kilalang kilala mo ako, di ba? Bakit? Kasi akala nila makakapunta sila sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Mali ang pagkakaunawa nila sa Panginoon, kaya nga sinabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman. Kung hindi tama ang pagkakakilala natin sa Panginoon, sasabihin niya sa atin na hindi tayo niya kilala. Napakahalaga na tama dapat ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Kung gayon, maraming taong nakakaalam na si Jesus ay ipinanganak sa Israel, na siya ay 33 taong gulang, ipinako, namatay at muling nabuhay. Alam nila mga bagay na ito. Gayunman, hindi nila sinasampalatayanan. Hindi nila kilala si Jesus nang naaayon at nagkaroon sila ng napakalaking maling pagkakaunawa. Ang hindi pagkakakilala ay isang malaking problema. Maraming mga bagay ang dapat nating malaman sa pamumuhay natin dito sa mundo. Ang mga tao sa buong mundo ay nag-aaral ng mabuti. Ngunit ano ang mga bagay na iyon na gusto nilang malaman? Mapag-aralan ang mga karunungan kung paano mabuhay sa sanlibutan ito, yun yung gusto nila. Pinag-iisipan nila kung paano sila mabubuhay na marangya, matiwasay, pinag-aaralan nila ito ng maigi. Subalit, mahigit na mas mahalaga kaysa sa mga bagay na ito. Kailangan nating kilalanin ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob. Saan nagsimula ang kasaysayan ng mundo? Paano ito nagpapatuloy? At ano ang mangyayari sa hinaharap? At saan nagmumula ang buhay? Para saan ka nabubuhay? At saan ka mapupunta? Kailangan malaman mo ang mga bagay na ito. Kailangan nating makilala ang Diyos sa pamagitan ng Biblia at makilala ang Kristo Jesus na sinugo ng Diyos. Hindi ito maunawaan sa karunungan lamang ng tao.
sapagkat si Jesus ang siyang lumulutas ng lahat ng problema. Siya yung lumulutas sa lahat ng problema sa buhay ng buong sanlibutan. Ito'y sa pamagitan ng kanyang sariling buhay. Kung alam mo ito, lahat ng mga problema sa buhay ay otomatikong malulutas. Kung nalalaman mo ito, malulutas yung problema. Kaya sinasabi ni Jesus, "Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako." Yun yung sinasabi niya. Pumarito si Jesus sa sanlibutan ayon dun sa plano ng Diyos. Isinakatuparan niya ang lahat ng nais ng Diyos at muling bumalik sa Diyos. Kung alam natin kung saan nagmula si Jesus, ano yung kanyang ginawa at kung saan siya nagtungo, matatagpuan natin na ang lahat ng mga problema natin dito. Ano bang ginawa ni Jesus nang siya ay pumarito sa sanlibutan? Siya ay namatay sa krus at muling binuhay. Lahat ay ginawa niya para sa atin. Bakit iniwan ng banal at isang napakadakila ang malwalhating trono ng Diyos at bumaba sa lupa? Ito'y para iligtas ang mga hamak na nilalang at dalhin sila sa malwalhating trono ng Diyos. Ito yung ginawa ni Jesus. Si Jesus, siya ay kapantay ng Diyos. Kung ganun, bakit siya pumarito sa sanlibutan sa katawan ng tao? Ito ay para iligtas ang mga hamak na tao at gawin tayong malwalhati tulad ng Diyos. Bakit si Jesus na walang kasalanan? Bakit siya yung kailangang mamatay doon sa krus? Ito ay para lutasin ang problema at ipagkasundo tayo sa Diyos dahil naging mga kaaway tayo ng Diyos. Ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Bakit tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na ilaw? Ito ay upang magbigay sa atin ng ilaw. Ito yung upang maibigay niya sa atin yung ilaw ng buhay sa kadiliman. Sa Juan chapter 8 verse 12, dito sinasabi na ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Lahat ng mga ginawa ni Jesus, ito ay para sa atin. Si Jesus na walang kasalanan ay pinako sa krus at itinuring na pinakamasahol na makasalanan. Ito'y upang iligtas ang mga kaawa-awang kaluluwa ng mga makasalanan na mawawasak. Saan ba nagmula si Jesus? Ano ang kanyang ginawa? At saan siya tutungo? O saan siya nagtungo? Ito ay mayroong direktang kaugnayan sa ating mga pangunahing problema. Kaya nga dun sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Anong ibig sabihin na ang nawala? Iniwan ng tupa ang kanyang pastol at siya ay lumayo. Naligaw ang tupang ito at pagkatapos ay mamamatay. Kapag iniwan ng tupa ang kanyang pastol, ito ay magiging pagkain ng mga mababangis na hayop. Sa ganitong paraan din, ang mga tao ay lumayo sa Diyos. Doon sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw.
tayo ay namuhay ayon sa ating sariling kalooban at pagnanasa. Kaya tayo napahamak. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ngunit ang tupang ito, siya ay nawala at lumayo at hindi niya mahanap ang pastol. Ito ay sa kanyang sariling paraan at hindi niya talaga mahanap. Ang pastol ang naghanap sa tupa. Tignan po natin doon sa Mateo 18:12. Mateo chapter 18 verse 12. Mateo chapter 18, verse 12 hanggang 14. Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at tahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan niya ito ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya't hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. May 100 mga tupa ngunit ang isa ay nawawala. Kung gayon, hindi mo ba hanapin ang nawawalang tupa? Kung pag-iisipan natin, meron naman akong 99. Kaya okay lang na mawala ang isa. Naku, yung tupang iyon, lagi lang naman nasa hulihan iyon. Paika-ika maglakad, tapos ginagawa niya ang lahat kung anong gusto niya. Mabuti pa na mawala na lang siya. Ganito ba ang pag-iisip ninyo? Ngunit, hindi po ganyan mag-isip ang pastol. Oo, kawawa kong tupa, ito yung sasabihin niya. Tapos iiwan niya ang 99 na tupa sa kabundukan at ahayo siya para hanapin ang naligaw sa parang. At kapag natagpuan niya ito, siya ay magagalak. Ang ganitong puso ng pastol ay siya ring puso ng ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Kaya't hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit ng isa sa maliit na ito ay mapahamak. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay hindi na parito para hanapin ang mabubuting tao at ang matutuwid kundi upang hanapin ang mga kaawa-awang mga makasalanan, dukha at mga ligaw na kaluluwa. Namatay si Jesus sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan ng mga naligaw dahil sa kasalanan at ang daan at pungo sa Diyos. At naglagay ng harang dahil sa kasalanan, kaya nga namatay siya sa krus at binuksan ang daan. Doon sa Mateo 3:16, nang mabautismuan si Jesus sa ilog ng Jordan, umaon sa tubig na buksan ang pinto ng kalangitan at ang Espiritu Santo ay bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati. At ito'y sinabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak, sa kanya'y lubos na nalulugod. Anong ibig sabihin nito? Yung pintuan ng langit na dating nakasara ay nabuksan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Tingnan ulit natin sa Hebreo chapter 10. Tingnan natin sa Hebreo 10:19 hanggang 20. Hebreo chapter 10 verse 19 hanggang 20. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ang santuario ay ang kinaroroonan ng Diyos. Isang dakong banal. Hindi maari na tayong mga makasalanan ay makapunta o makapasok sa harap doon at makaharap ang Diyos. Gayunman, sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ay nagkaroon tayo ng pagtitiwalang makapunta sa Diyos at umaasa lamang tayo sa ginawa ng Panginoon na pagtubos o pagbayad sa ating mga kasalanan na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan.
Ang daang ito ay ang daan sa Diyos. At binuksan ni Jesus ang daan. Na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sa templo sa Jerusalem, kung saan ang mga Israelita ay sumasamba sa Diyos, doon ay mayroong isang tabing. Ang pinakabanal na sa lahat ng mga dakong kabanal-banalan kung saan tumatahan ang Diyos. Isang beses sa isang taon, tuwing July 10, sa araw ng pagtubos, ang pinakapunong pari ay papatay ng isang kambing para sa magsagawa ng pagtubos para sa kasalanan ng mga Israelita na nagawa nila sa loob ng isang taon. Ilalagay ang dugo sa isang mangkok at bubuksan ang tabing ng santuario, papasok siya doon. Tapos iwiwisik yung dugo ng 7 ulit sa luklukan ng awa na ito'y nasa ibabaw ng kaban. At sa loob noon ay mayroong 10 utos at siya'y nananalangin. At pagkalabas ng pinakapunong pari, napatawad na sila sa kasalanang nagawa nila sa loob ng isang taon. At yung kasalanang magagawa nila mula sa oras na iyon ay kailangan na maisagawa ulit. Pero dun sa Mateo chapter 27, nang si Jesus ay namatay sa krus, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang Diyos ang pumunit nito. Ano yung kahulugan nito? Nang si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, ay sinabi niya na ang katawan ni Jesus ay ang templo. Gigibain ninyo ang templong ito na aking itatayo sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi naunawaan ng mga Hudyo ang kahulugan nito. 46 na taon naming ang pagtatayo ng templong ito, tapos itatayo mo lamang sa 3 araw. Sa pakiwari nila, walang katuturan yung sinabi niya. Gayunman, siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang ibig sabihin niya ay papatayin nila si Jesus at muli siyang mabubuhay sa 3 araw. Bakit niya tinawag ang kanyang katawan na templo? Ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus at ang makasalanan sa sanlibutan ay nasa loob ng kanyang katawan. Kaya ang katawan ni Jesus ay nasa pagitan ng Diyos at ng sanlibutan. Mula nang tayo ay naging mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, ang taong walang salang si Jesus ay namagitan sa atin at ng Diyos. Ang tabing sa makatuwid ay ang laman nang siya ay namatay. Sa pagdurugo at pagulo sa kanya, ang tabing ay napunit na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yung walang hanggang daan ay nabuksan. Ito yung tabing sa makatuwid sa pamagitan ng katawan ni Jesus na wala na ang umaharang sa pagitan natin at ng Diyos. Alam ninyo na yung Gyeongbu Expressway sa Korea, meron itong kasaysayan, pati yung Chupangrengyo Service Area. Meron doon isang bantayog ng 77 tao na namatay habang ginagawa ang expressway. Ito yung bantayog ng 77 na tao na namatay habang nagtatrabaho. Sa San Francisco, meron ding yung Golden Gate Bridge. Para sa pagtatayo nito, maraming mga Chinese ang gumawa, ngunit sila ay namatay. Gayun din naman, ang tanging anak ay namatay doon. Namatay upang maging daan patungo sa langit. At ito ay nabuksan. Ang daang ito ay yung isang bago at buhay na daan. Ay nabuksan sa pamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Kaya ngayon, tayo ay may lakas ng loob na lumapit sa Diyos sa pamagitan ng pinto. Sa pamamagitan ng pinto. Sa pamagitan ng pinto. Sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3 verse 12, na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Sa pagtitiwala sa dugo ni Jesus, tayo ay may lakas ng loob na hindi natatakot. Ito ay kamangha-mangha. Si Jesus, siya yung daan. Daan patungo sa langit. Kailangan ng mga sasakyan ang daan.
Merong mga sidewalk, kalsada, seaway para sa mga barko at airways para naman sa mga eroplano. Meron ding rilis para sa mga tren. Kung wala ang rilis, hindi makakatakbo yung tren. Gaano man kataas yung kalidad ng tren, kung walang rilis, ay hindi ito makakapaglakbay. Gayun din, mukhang lumilipad lamang ng basta-basta yung mga eroplano. Meron ding itong airways. Sa Biblia, maging sa awit ay nabanggit din ang seaways. Merong daan patungo sa langit. Ako ang daan, sinabi ni Jesus, na ang pagbabahagi ng daan ay ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Sa pag-unawa nito, ang lahat ng nakatanggap ng buhay, ito yung buhay na walang hanggan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Walang ibang daan para sa atin upang makapunta sa langit, sa Diyos, kundi sa pamagitan ni Jesus. Merong napakaraming uri ng reliyon sa buong mundo, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung paano makakapunta sa Diyos. Hindi nila ito nalalaman. Ako ang daan. At ang ibahagi, ang impormasyon ng daan ay ang katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan sapagkat kapag naunawaan nila yung katotohanan, matatanggap nila ang buhay na walang hanggan. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung gayon, saan ang destinasyon ng daan? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ito ay sa bahay ng Diyos. Sa Gawa 4:12, sinasabi, walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao maliban sa pangalan Jesus. Hindi kailanman tayo binigyan ng Diyos ng ibang pangalan para doon bukod kay Hesukristo. Nalalaman ko po ang sinasabi ng isang profesor matagal ng panahon ang nakakalipas. Siya ay mula sa isang theological school ng isang denominasyon. Sinabi niya, sinasabi rin ng ibang reliyon ang kaligtasan. At hindi iyon totoo sapagkat maraming mga churchgoer ang nag-iisip na ang regular na pagpunta ng church at ay ang pananampalataya. Siyempre po, hindi ito tama. Dapat magkaroon ng relasyon sa pagitan ni Jesus at ng isang tao. Saan nagmula si Jesus? Ano ang kanyang ginawa? At saan siya nagtungo? Dapat mayroong pakikisama kay Jesus. Kapag naunawaan at pinaniwalaan ito ng isang tao, makakatiyak siya sa kanyang walang hanggang kapalaran. Dun sa Juan chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinuko. Ang makatanggap ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ay nakasalalay sa kung kilala natin ang Diyos. Ito rin ay nakasalalay kung naunawaan natin kung saan nagmula si Jesus na sinugo ng Diyos at kung ano ang kanyang ginawa, kung saan siya nagtungo, at kung ano ang meron sa pagitan niya at sa atin. Kaya doon sa Juan 16:27, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Kapag tayo ay naniniwala sa Panginoon, minamahal natin siya, nalalaman at naniniwala tayo na sinugo ng Ama si Jesus sa mundo. At dahil doon, minahal tayo ng Diyos. Tingnan po natin. Doon sa Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Babasahin ko po yung Ecclesiastes chapter 12 mula sa verse 1. Babasahin ko po. Ecclesiastes chapter 12 mula verse 1 hanggang 7.
Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin wala akong kasiyahan sa mga iyon. Bago ang araw, liwanag, buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan, sa araw na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginig at ang malalakas na lalaki ay mapayukot at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti at ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman at ang mga pintuan sa mga lansangan ay sasarhan kapag ang tunog ng pangingiling ay mahina at ang isang tao ay babangon sa huni ng ibon at lahat ng mga anak na babae ng awitan ay mapababa. Sila man ay matatakot sa matataas at ang mga kakilakilabot ay nasa daan at ang puno ng almendro ay mamumulaklak at ang mga balang ay magiging pasan at ang pagnanais ay mabigo sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan at ang nagluluksa ay gumagala sa mga lansangan bago ang panaling pilak ay mapatid at ang mangkok na ginto ay mabasag at ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Anong ibig sabihin po nito? Titingnan po natin. Ang buhay nating lahat ay may katapusan. Sa Lucas chapter 12 verse 20 at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari, nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ito ay tumutukoy sa isang mayamang hangal na nag-imbak ng pag-aari para sa maraming taon, ngunit kukunin ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Mula pa ng simula, ang ating laman ay hindi isang bagay na walang hanggan. Sa awit 93, iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo kayong mga anak ng mga tao. Kaya nga dito sa Ecclesiastes chapter 12, sinabi niya na mayroong dapat malaman ng tao bago matapos ang kanilang buhay. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyong mga araw o sa mga araw ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ang mga araw ng iyong kabataan, ito ay noong tayo mas bata pa o nung bata pa tayo ay mayroong tayong matalas na memorya at noong tayo ay mayroong nalalaman bago dumating yung masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin wala akong kasiyahan sa mga iyon. Yung masasamang araw, hindi magtatagal, ikaw ay darating sa masasamang araw at hindi na malalaman kung ano ang mabuti na sinasabi, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ngayon, ang mga tao ay tumatanda ay wala siyang nalalaman. Hindi niya man lamang nalalaman kung ano ang mabuti at wala siyang alam na anuman. Ano ang dapat nating malaman bago dumating ang panahong ating sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ang lumikha, makilala ang Diyos. Meron tayong dapat unawain. Isang beses, ang isang lolo na nakaupo doon sa express bus terminal ay at aking inisip na dapat kong makausap ang lolo na iyon. Kaya at aking sinabi sa kanya, ikaw ay nabuhay ng mahabang panahon. Oo, yan ay totoo. May iba ko, handa ka na ba para sa iyong patutunguhan? Handa ka na ba sa walang hanggang lugar na iyong pupuntahan? Sinabi niya, kung alam ko yun, hindi na dapat ako nag-aalala. Kung gayon, ano yung ginawa mo? Ano ang iyong ginawa? Hindi mo ba ginawa yung pinakamahalagang bagay hanggat kaya mo pa sa araw ng iyong kabataan? Alalahanin mo ang lumikha sa iyo bago dumating ang masasamang araw at ang araw ay papalapit na. Na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Doon sa verse 2, bago ang araw,
liwanag, buwan, at ang mga bituin ay magdilim. Kapag ang ating mga mata ay nagdilim, ang araw, buwan, at mga bituin ay magdidilim. Kapag tumatanda, nagkakasakit at namamatay, wala nang halaga ang mundong ito. Nang ako ay bata pa, ng mga panahon na iyon ay hindi ko pa kilala ang Diyos, ako ay umakyat sa bundok ng maraming ng, sa aming lugar. At nang ako ay tumingin sa baba, meron akong mga nakitang bukal, nayon, at yung mga lahat ng bagay. Tinignan ko ito at sinabi, oh, iyon ay nakakamangha. At dahil ako nga, ito ay umiiral. At kung wala ako, ano ang kinalaman ng mga ito sa akin? Inisip ko yun, tama. Ang araw, buwan, at bituin, lahat ay walang kabuluhan. Ito ay binigay ng Diyos dahil kailangan ito ng tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Ito ay magdidilim. Habang ako ay nabubuhay sa mundong ito at ang mga ulap ay magsisibalik pagkatapos ng ulan. A shower of rain falls and then black dark clouds again. Ano kaya yung kahulugan nito? Ibig sabihin nito, sa kabilang banda ng kamatayan ay naghihintay ang paghukom at walang hanggang pagkawasak. Ngunit hindi ito nagtatapos sa kamatayan. Ibig sabihin ito ay ang makilala ang lumika at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos na lumika. Sa araw na ang tagapag-ingat ng bahay ay manginig. Yung bersikulong ito ay nagsasabi na ang katawan ng isang tao ay bahay. Ito ay bahay. Tama, yung katawan natin ay isang bahay kung saan yung buhok natin. Ito yung bubong at yung kilay natin, yung alero, yung mata natin. Yun yung bintana. Ito yung mata, tapos yung ilong ay ito yung daanan ng hangin. Yung bibig, yung para sa pagkain, yung tenga, ay pantawag sa telepono. Meron ding itong boiler room upang ang temperatura ay makontrol ng maayos. Mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Ang nagpoprotekta sa bahay ay ang dewa at ang binti. Ang mga ito ay sumusuporta sa ating katawan. Lahat ng ito ay pangsuporta para sa ating katawan. Kaya naman, sinabi ni Pangulong Lincoln ng USA nung minsan ay lumabas siya na may tungkod. May bumati sa kanya at sinabi, "Pangulo, kamusta ka po?" At kanyang sinabi, "Eto, hindi ko alam kung ito ay mabuti o hindi, ngunit ang bahay ay malapit ng bumagsak kaya't sinuportahan ko ng poste. Ang bahay na ito ay guguho na." Ang tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Alam ninyo, ang binti ay manginginig at ang malalakas na lalaki ay mapayukod. Kung paanong ang biga ay yuyukod, ganun din ang dewang. At ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti. Yung mga ngipin, ito yung mga nanggigiling at ito ay pagtayo kumakain. Tapos yung dila naman natin, yung naghahalo ng pagkain sa bibig, ito ay ginagawa na kasiyasiya. At yung ngipin, pagtanda ay natatanggal, kaya yung gilingang bato ay hindi na gumagana ng maayos. Ngayon, at yung mga dumungaw sa mga bintana ay madidiliman. Ano ang mga ito? Mga bintana, ito yung mata. Yung mata rin ay lumalabo na. Kaya't kanilang sinasabi, sino ka? Yung mga pintuan sa mga lansangan ay sasarhan. Ito yung tenga ay magsasara, hindi na makapakinig ng maigi. Ang mga mata ay masasarhan, ang bibig ay masasarhatan. Ang lahat ng limang pandama ay magsasara. Kapag ang tunog ng pangiling ay mahina, ngayon ikaw ay kumakain ng mas mabuti at ang isang tao ay babangon sa huni ng ibon. Yung mga matatanda sa kaunting huni lamang ay nagigising sa madaling araw. Sila ay nawawalan ng tulog at yung lahat ng anak na babae ng awitan ay mapababa. Ang lahat ng magagandang boses ay nawawala. Hindi na rin nila alam kung ano yung magagandang tunog. Tapos dun sa verse 5, sila man ay matatakot sa mataas. Hindi na sila makaakyat sa matataas na lugar. Madali na silang mahilo at natatakot. At ang mga kakilakilabot ay nasa daan. Sa pinakadulo ng daan ng buhay, kayo'y natatakot.
Kung hindi ninyo nalalaman ang inyong siguradong patutunguhan, ang taong ligtas ba ay naguguluhan? Kung minsan, kapag ako ay nasa eroplano at ang eroplano ay umaalog, ang dagat man lamang yung aking nakikita sa bintana. Kapag nangyari ang aksidenteng ganito, ako ay papanaw. Naisip ko ito ng maraming beses na muntik na akong mamatay. Muntik mamatay sa aksidente sa sasakyan, pagkasakit, maraming beses sa pagkalunod at dun sa briquette gas. Dumarating yung kamatayan sa lahat ng mga tao. Yung mga Kristiyano, anong inyong pag-iisip kapag dumarating na ang kamatayan? Iniisip ba ninyo na ako ay mapapahamak? Hindi. Iniisip ko, wala akong magagawang anuman. Hanggang dito na lamang ako. Ngayon, tanging naisip ko lamang ay makita ang Panginoon. Nakakapagbigay aliw ito, totoo. Ngunit, at ang mga kakilakilabot ay nasa daan, hindi niya alam ang gagawin sa dulo ng daan ng kanilang buhay. Sila'y nababalisas at natatakot. At yung puno ng almendro ay namumulaklak. Ang bulaklak ng apricot ay puti. Ang inyong buhok ay magiging puti at ang mga balang ay magiging pasan. Yung balang, napakaliit na balang lamang nito, magiging pasan. Ibig sabihin, ikaw ay wala ng kalakasan. Tama ba? Hindi ko alam kung gaano ginamit ng Biblia ang ekspresyon na ito at ang pagnanais ay nabigo. Ang lahat ng pagnanais ay matatapos. Ang espiritu bago ang espiritu para bang tutusukin ang langit ay maglalaho rin. At ang pagnanais ay mabigo. Kahit ang pagnanais ng lahat ng tao sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan. Ang lahat ng paglisan ay papalapit na. Patungo saan? Sa walang hanggang tahanan. Ang walang hanggang tahanan ay hindi ito yung libingan. Ang libingan ay hindi ito yung lugar para magkaroon ng walang hanggan. Merong walang hanggan. Sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 1, si Apostol Pablo ay nagsabi, sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sa langit, ang ating katawan ay isang bahay na tolda. Kapag ito ay nasira, ang ating katawan ay aalis sa katawan at pupunta sa walang hanggang tahanan. Sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan. Meron dalawang uri ng bahay. Merong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Pagkatapos ng kamatayan ay ang walang hanggang mundo. Hindi ito magtatapos sa kamatayan. Saan ka ba mananatili magpakailanman? Ako ay may dalawang tahanan. Sinasabi ito doon sa Ecclesiastes 3:11, inilagay niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Hinahanap ng ating katawan ang mga material na bagay, makatotohanang mga bagay at mga bagay na pisikal. Subalit, ang inaasam ng kaluluwa natin, ito yung mga bagay na walang hanggan, ganap at buhay na walang hanggan. Nais kong makasama ang Panginoon magpakailanman paman. Kaya, kung hindi ninyo malulutas yung problema ng inyong kaluluwa, hindi kayo magiging masaya sa buong mundong ito at kayo ay mamamatay at malulungkot magpakailanman. Sinasabi sa Mateo 25:34, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Para ito sa mga ligtas, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Doon sa Mateo 25:41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya, si Satanas pati ang kanyang mga anghel ay mapupunta sa walang hanggang apoy na inihanda para sa kanila. Kaya may dalawang lugar na parehong walang hanggan, sinasabi sa Mateo 25:46. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matutuwid ay sa buhay na walang hanggan. Lahat ay pupunta sa lugar na walang hanggan. Isa sa dalawang lugar. Saan ba dapat pumunta ang mga tao?
Kailangan ng mga tao ang tahanan na matitirhan sa mundong ito sa loob ng ilang dekada. Subalit, higit na mahalaga kaysa dito ang tahanan na walang hanggan. Walang hanggang tahanan. Dahil walang lugar sa mundong ito na mananatili magpakailanman. Tayo ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. Merong walang hanggang tahanang inihanda para sa atin. Doon sa Daniel 12:2, marami sa mga natutulog sa alabok ng buhay ay magigising. Ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang paghamak. Sa mga natutulog sa alabok ng lupa, ibig sabihin sa huli ay may mga patay na muling bubuhayin at pagkatapos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang taong ligtas ay papasok sa walang hanggang paraiso. Sa huli, ang ating katawan at kaluluwa ay papasok sa walang hanggang kaharian. Subalit, mayroon din isang mundo kung saan ang mga taong mapapahiya magpakailanman sa pangalawang kamatayan sa lawa ng apoy at sa kahiyan magpakailanman. Kahit na makamtan ng tao ang lahat ng kayamanan, katanyagan, karangalan at kapangyarihan habang nabubuhay sa mundong ito, tunay na kalunos-lunos kapag sila ay namamatay na hindi nalalaman kung saan mapupunta ang kanilang kaluluwa. Sinabi ni Jesus, mabuti pa sa taong iyon na hindi na siya ipinanganak. Ang buhay ay kakatwa. Hindi natin nalalaman kung saan ito nagmula at saan patungo. Hindi nila alam. Basta lang sila nabubuhay. Hindi nila nalalaman kung saan sila patungo. Ito yung nakakalungkot. Ang buhay ay kakatwa. Hindi natin nalalaman kung saan ito nagmula at saan patungo. Subalit, para sa atin na mga born again Christian, tayo na nakay Jesus, kung paanong alam ni Jesus na siya ay nagmula sa Diyos at babalik sa Diyos, tayo na ipinanganak ng Diyos, ang mga born again Christian ay nagmula sa Diyos at tayo ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos at tayo ay tutungo sa Diyos. Alam na alam natin ito. Dapat alam natin ito. Kaya sinasabi doon sa Roma chapter 8 verse 24 hanggang 25. Sa Roma 8:24 hanggang 25, sapagkat tayo ay niligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito ng may pagtitiis. Natanggap natin ang kaligtasan para sa walang hanggang pag-asa. Pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, hindi na natin kailangan ang kaligtasan. Iniligtas tayo ng Diyos upang manahin ang walang hanggan at malwalhating kaharian ng Diyos. Ngunit ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Ang mga bagay na ating nakikita ay maglalaho balang araw. Ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Hinihintay natin ito ng may pagtitiis. Ano mang kahirapan ang makaharap natin ay dapat tayong magtiis hanggang sa huli. Kahit na tayo ay manghina, mapagod, magkasakit, mahirapan o maghirap ay dapat tayong magtiis hanggang sa huli. Sandali ng araw na lang yun at mayroon na tayong pag-asa. Hintayin natin ito. Kaya nga sinabi doon sa ikalawang Korinto 4:16, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob bagamat ang aming panlabas sa pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Bagamat ang panlabas nating pagkatao, ang ating laban ay nanghihina at nanlulupaypay, ang panloob naman nating pagkatao ay binabago sa araw-araw. At sinabi sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 18, bagamat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para sa mga bagay na nakikita, kundi para sa hindi nakikita. Walang hanggan at malwalhating mundo. Sumasampalataya tayo sa Diyos na hindi natin nakikita. Sumasampalataya din naman tayo kay Jesus at sa Espiritu Santo na hindi natin nakikita. Nakikita natin ang spiritual na mundo, ang walang hanggang mundo at malwalhating mundo. Tayo ng mga born again Christian, nalalaman natin kung saan tayo nanggaling, kung bakit tayo nabubuhay at kung saan tayo pupunta.
Kaya nga dun sa Lucas 13:25, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan na magsasabi, "Panginoon, pagbuksan mo kami." At siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nang galing. Bakit? Dahil mayroong daan ng Panginoon. Subalit ang mga tao na hindi dumaan sa daan na iyon, kapag sinabi ng Biblia, kailangan kayo'y maipanganak na muli, ay dapat kayong ipanganak na muli. Dapat tayong dumaan sa makipot na pintuan. Dapat ninyo itong gawin. Ang tao ay hindi makakadaan sa makipot na pintuan o sa daan na iyon dala ang kanilang kasalanan. Hindi sila makakadaan doon dala ang sarili nilang mga gawa. Dapat na makapasok ang tao sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Ang tao ay dapat dumaan sa daan na itinakda ng Panginoon. Kung hindi, ay sasabihin ng Panginoon, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Alam natin kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo patungo. Ang Panginoon ay nagligtas sa atin ay kilala tayo at kilala natin ang Panginoon. Alam natin ang ating pinananampalatayanan at ang ating pag-asa. Alam din natin na makikita natin muli ang Panginoon balang araw at alam natin kung saan tayo pupunta. Dahil alam natin ang mga ito, mayroon tayong lakas ng loob na ipamuhay ang natitira nating panahon sa gayong pananampalataya at pag-asa. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Taga saan ka?" Ngunit hindi niya sinagot si Jesus. Hindi siya sinagot ni Jesus. Gayunman, ibinigay sa atin ang Panginoon ang sagot. At alam din natin na dahil kay Jesus ay nagmula tayo sa Diyos at naniniwala din tayo na pagkatapos ng ating mabuhay ay sa Diyos tayo. Ngayon po, manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin na lumalakad palayo sa Diyos o lumakad ng palayo sa Diyos at lumakad sa aming mga kasalanan. Salamat din po o Diyos sa dakilang biyaya ng kaligtasan ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagturusa, sumpa at kahatulan na dapat kami ang tumanggap. Naniniwala po kami na tinalikuran ni Jesus ang kalwalhatian ng langit, bumaba sa mundong ito, namatay sa krus, winasak ang kapangyarihan ng kamatayan, binuhay na muli at umakyat sa malwalhating Ama upang iligtas kami at dalhin kami sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay naniniwala kami na kami ay pinanganak ng Diyos at nalalaman namin na nabubuhay kami sa natitira naming buhay para sa kalwalhatian at kalooban ng Diyos. Pakiusap, hawakan mo po kami at gabayan sa gayon ay makapamuhay kami para sa iyong kalooban at kalwalhatian sa halip na sa mga walang kabuluhan at masasamang bagay sa mundong ito gaya ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala po kami at nagpapasalamat na ang Panginoon ay muling darating at mamanahin namin ang malwalhating kaharian ng Diyos na inihanda niya para sa amin, bago pa man yung mga saligan ng sanlibutan. At nagpapasalamat din po kami sa iyo na nagpaprotekta sa amin habang hinihintay ang araw na iyon. Kaya umaasa at susunod lamang kami sa Panginoon sa gitna ng mga kahirapan at pagdurusa sa mundong ito. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus dahil sa kanyang pag-ibig para sa amin. Amen.